nagkaroon sa vote book ang yaman ng pambato ng lakas kang PCMD na si dating Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Gilberto O. Juan O. Teodoro Jr., bar top notcher, lisensyadong piloto, pambato sa pagkapangulo ng lakas kang PCMD ni Pangulong Arroyo. Iniahain sa botante ang mga katangiang galing at talino. Ibuboto mo ba siya? Dito magsisimula ang Laguna Campaign Sortie ni Gibo Teodoro. Nakiusap tayong puntahan siya sa kanyang bahay, pero hindi siya pumayag. Kaya dito na lamang tayo mag-aantay. Nakatuon marahil ang pansin ng marami kay Senador Manny Villar bilang pinakamayamang kandidato sa eleksyong ito. Kaya hindi man lang nababanggit at pumapangalawa sa kanya pagdating sa yaman, si Gilberto Gibo Teodoro. Batay sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Gibo noong 2008, mahigit 232 million ang net worth ng pambato ng administrasyon. Aminado si Gibo, ipinanganak siya sa karangyaan. Alam niyo bang, well, hindi yata nababanggit pero kayo ang second richest next to Manny Villar? Pasalamatan ko magulang ko at saka magulang ng asawa ko. Nag-iisang anak si Gibo ni Gilberto Teodoro Sr., SSS Administrator nung panahon ni Pangulong Marcos, at Mercedes Cowangco ng prominenteng angkan ng mga Cowangco sa Tarlac. Pinsang buo ng kanyang ina si dating Pangulong Cory Aquino. Tsuhin naman niya ang business tycoon na si Eduardo Danding Cowangco Jr., kilalang crony ni dating Pangulong Marcos. Halos 250 million pesos ang halaga ng mga ari-arian nakasaad sa pinakahuling SALN ni Gibo. Hiniling naming makuna ng mga ito pero tumanggi si Gibo. Marami raw kasi siyang nakalaban sa dalawang taong pagkakaupo bilang Defense Secretary. Nang unang maging congressman si Gibo noong 1998, mahigit 80 million pesos ang dineklara niyang kabuang halaga o net worth. Pero noong 2008, umangat ito sa 232.4 million pesos o halos 200%. Oot, malaki ang iniangat ng yaman ni Gibo sa loob ng isang dekadang panunungkulan sa gobyerno. Pero muli niyang iginiit, matagal na kasi silang mayaman. Man sa ama ko, meron kaming minana na nung araw ibukirin, ngayon ay parte ng Marcos Highway sa Antipolo, no? Ay sa Pasig ngayon, kasi nag-away Kainta, Marikina, Pasig. So ngayon Pasig, so nag-reflect yung value na yun, no? Pero kung hihimayin ang SALN ni Gibo, makikita mga paulit-ulit na entry sa halaga ng mga ari-arian sa magkakasunod na taon. Noong 1998 halimbawa, 54 million pesos ang idineklara niyang market value ng 13 ari-arian sa Metro Manila. Ito rin ang kanyang inilistang mga ari-arian sa susunod na 6 na taon hanggang sa kalagitnaan ng 2004. Aminado si Gibo, nakaligtaan niyang i-update ang presyo ng mga ito sa kanyang mga SALN. Meron din ho kayong 3 real estate properties that maintain their value from 98 to 2004 according to your SALN. This is the Makati property. Kasi hindi pa namin nabalwa. Hindi pa na value. Hindi na revalue at that time. Pagdating naman sa mga sasakyan, nagsimula si Gibo sa 3 milyong pisong halaga ng mga sasakyan noong 1998 na umabot sa mahigit 14 na milyong piso noong 2008. Ang pinakabago ang isang sinasakyan namin habang siya aking in-interview, isang 2009 Volvo XC90. In 2008, you declared 19.55 million pesos worth of motor vehicle. And bigla ko yata dumami. Nakamanay. Namili na kotse. Sorry dad. Kamane. Batay sa records ng LTO, ilang mamahaling sasakyan pa ang pag-aari ni Gibo na hindi naman niya itinanggi nang isa-isahin ko sa kanya. You also own the following vehicles: a Suburban, Jaguar, no more na benta rin. Ah, okay. Land Rover meron. 2007 yun. Yes, Innova and another Suburban. De, isa na lang Suburban yung nabenta na lang. At kung mailap si Gibo na pakuna ng kanyang mga ari-arian, matitindin siya sa detalye pagdating naman sa kanyang mga investment. Tulad na lamang ng kanyang stock portfolio na nagsimula sa mahigit 5 milyong piso noong 1998. Hindi gumalaw ang halaga nito hanggang 2006 o sa loob ng 8 taon. Same values din mo sa stock from 98. Right, hindi naman kasi umakyat yung stock market natin. Until 2005. May halos 12 milyong pisong halaga ng alahas din si Gibo base sa kanyang 2008 SALN. Pero pag-aari raw ito ng kanyang asawa, si Tarlac Representative Monica Nikki Prieto Teodoro, na galing din sa mayamang angkan ng mga Prieto sa Tarlac. Tulad niya, eredera din si Mrs. Teodoro.
something like 110 million pesos. Well, consolidated yon sa mana nga ng misis ko at saka sa akin. Pero yung jewelry ko, lumang... lahat ng relo ko, regalo sa akin ng misis ko. Hindi naman ako mahilig bumili na. Itinatakda ng batas ay deklara ng isang opisyal ng gobyerno hindi lang ang kanyang mga ari-arian, kundi pati na rin ang anumang ari-arian ng kanyang asawa at mga anak na wala pa sa hustong gulang. Sa kanyang pinakabagong SALN, nagdeklara si Gibo ng koneksyon sa tatlong kumpanya, ang Dauphin Realty Holdings Incorporated, Chancellor Development Corporation, at Plata Realty Corporation. Base naman sa mga dokumentong nakuha ng GMA News Research and Securities and Exchange Commission o SEC, may ilang kumpanya pa kung saan konektado o nagkaroon ng koneksyon si Gibo o ang kanyang asawa, pero hindi na ideklara sa kanyang SALN sa mga nakalipas sa taon. Sa records ng SEC, makikita sa Articles of Incorporation ng Ringwood Holdings Incorporated na naging incorporator, member of the board at stockholder ng kumpanya ang misis ni Gibo. Pero piso lang ang share ni Ginang Chodoro sa kumpanya base sa kanilang General Information Sheet noong 2001. Incorporator, member of the board at stockholder din si Nicky Chodoro sa MLL Realty Holdings Incorporated base sa pinakauling General Information Sheet ng kumpanya noong nakaraang taon, kung saan nakasaad din na 100 pesos lang ang share ng misis ni Gibo. Nang binuo naman ang Multi-Gold Resources Corporation at ang Gold Base Mining Corporation noong 1996, lumabas sa naging incorporator, member of the board at stockholder si Gibo ng mga korporasyong ito. Take 100,000 pesos ang share ni Gibo sa dalawang kumpanya base sa General Information Sheet ng mga ito noong 1998. Bilang kandidato ng administrasyon, likas sa bentahin ni Gibo may pinagmamalaking makinarya ng dominant political party na Lakas Kampi CMD. Kung ang ilang kandidato ay pinagmamalaking sarili nilang perang ginagastos sa kampanya, si Gibo umaasa raw sa partido. Are you prepared to spend 1 billion from your own money? No, no way. No way. I am not prepared to do that. And it should not be done. Pagdating sa mga campaign donation na siya rin pinanggagalingan ng pondo ng partido para sa kanyang kampanya, matipid pa rin sa detalye si Gibo. Yung pre-campaign. Yes, okay. Sa kampanya, partido na yun. Pre-campaign, yung mga kaklasiko sa Xavier. Isang grupo na yon. Big business, wala pa. Wala pa. Ang TV ads kung saan ipinakitang sumakay siya sa aeroplano, ayaw niya rin sabihin kung sino nagpondo. Pinahiram na ginamit namin yung aeroplano ng isang airline. Hindi ko na muna sa mabanggitin. Isa sa mga pinakamatinding pagsubok sa kakayahan ni Gibo na mamuno ay nang hagupitin ng Luzon na magkasunod na bagyong Ondoy at Pepeng noong isang taon, bagamat marami ang bumatikos. Ipinagmamalaki ni Gibo ang kanyang performance bilang hepe ng National Disaster Coordinating Council o NDCC sa gitna ng mga naganap na kalamidad. We responded even faster than other countries were able to do so, no? Mula nang maging opisyal na kandidato ng administrasyon, sinabi na ni Gibo na magiging positibo ang kanyang kampanya. Walang paninira sa kanyang mga katunggali. Kailangan ho sa Pilipinas nila ang tunay na pagunawaan. Tunay na pagkasama-sama. Pero hindi rin siya tinatantana ng mga batikos dahil isa sa mga bagahing bitbit niya ang pagiging kaalyado ni Pangulong Arroyo. Ano man kasing gawing pagdistansya ni Gibo, tila hindi pa rin siya makaalis-alis sa anino ng Pangulong may pinakamababang kredibilidad sa kasaysayan. Gilberto Gibo, Coanco Chodoro, iboboto mo ba siya? Ako si Ivan Mayrina. Ito ang Eleksyon 2010 Vote Box.